It's not only the people that you need to save from accident. It's also the moral of the people. It's also the equipment or yung properties ng company. Yun ding reputation ng company, yung insurance premium of the company, all these things are part of the losses in terms of accident. Kaya hindi pwedeng sabihin na tao lamang ang pakialam mo. You are restricting yourself in that one aspect only. As a safety officer or professional, ang dami kasing problema na lumabas doon sa ating DO-198 at 11058. Okay? Ang huwag lang natin kakalimutan, advice ko sa mga safety, especially kung kayo mga bago, or kahit doon sa matatagal na nakakaranas ng mga problema pagdating doon sa ating commitment and management support, huwag nyong sikapin yung maging doon kayo sa side ng management. Okay? Be conscious or cautious about the cost that you are trying to recommend. Hindi pwede yung wala kang pakialam sa cost. And kailangan mo lang gawin lagi or i-consider is safety ng mga tao. It's not only about the safety of the people. Ang ating responsibility is about loss control management, loss prevention, loss reduction. Yan ang main objective natin. Which is parte ng loss prevention principles, yung tinatawag nating losses in accidents. So, pagka nagkaroon ng aksidente, definitely merong losses. Ngayon, kapag hindi nagkaroon ng aksidente, meron pa rin losses. And we have to manage that losses. Okay? We need to be the advisor or principal assistant of the employer in managing that losses. So, meaning to say, kailangan hindi lang tayo nakafocus doon sa aksidente ng mga tao or yung tinatawag natin na safety ng mga tao. Kasi hindi lang naman yun ang issue dito eh. Okay? Byproduct yun. Kapag ni-reduce mo yung losses in accidents, automatically you will be able to save the people. But it's not only the people that you need to save from accident. It's also the moral of the people. It's also the equipment or yung properties ng company. Yun ding reputation ng company, yung insurance premium of the company, all these things are part of the losses in terms of accident. Kaya hindi pwedeng sabihin na tao lamang ang pakialam mo. You are restricting yourself in that one aspect only. As a safety officer or professional, kailangan naka-align ka sa gustong mangyari ng company. So lahat ng businesses dito, kahit sa buong mundo, kaya sila nag-establish ng company nila or ng negosyo nila, is to gain profit definitely at the end while providing services or delivering products to their consumers. Pero yung aspeto ng safety, meron yung mga expenses, requirement for compliance. Every compliance is merong cost. Okay, pag nag-require ng safety officer as part of the requirement, so pag kinomply mo, meron ng cost yan. Mag-hire sila ng mga safety, of course, para sila hindi maging non-compliance. Mag-implement sila ng requirements ng mga ng DOLE, ng OSH center, magpa-training ng mga tao, all of them are cost of compliance. So meaning to say, ang pwede nating maitulong is to identify all the compliance matters na hindi naman kailangan or applicable for your company. Malaking tulong 'yon kasi makakapagpababa 'yon ng losses in terms of compliance. So halimbawa, meron tayong 10 issue, 10 bagay na ginagawa na sadya ng company mo, na realize mo na 3 pala doon, hindi applicable sa inyo, pero ginagawa nyo. So, if you will be able to identify that, ibig sabihin, kahit hindi nyo nagawin, you are still in compliance. Kasi hindi naman pala applicable sa inyo, ginagawa nyo. So, meaning to say, nobody's going to watch over those things. Okay? Kasi hindi naman siya requirement eh. Kaya nga sabi natin, if that is not mandated, then you don't need to do that. If nobody's asking you to do it. Kunwari, yung sinasabi nating 8-hour safety awareness training, orientation training para sa mga workers,
eh pwede naman palang safety officer. Hindi rin sinabi safety officer level 3, kundi pwede rin as SO1, SO2, and SO3, or even SO4. Eh kung mas makakatipid ka kung SO1 or SO2 ang magpo-provide, provided na meron silang TOT. Yung ang requirement is 2 hours TOT yata yun. So meaning to say, mas makakaminos ka. Right? Pero kung magbabayad ka pa sa isang accredited STO, kasi sinabi nila, hindi, kailangan ganito-ganito, and you believe them, eh na-market ka. Eh magkano yung training niya sa mga STO? Meron nagbibigay ng 1,000, pero meron din nagbibigay ng 500. Eh kung 500, 2,000 employees, how much is it? So abot ng 1,000,000 yan. Eh samantahalang kung pwede palang ikandak ng mga safety mo, and you have a lot of facilities, and you will be able to do that in 4 simultaneous sessions, ibig sabihin, you will be able to finish 200 employees in a day. And yung 1,000 employees, that will take you only how many? 5 days. In 5 days, without expenses, kasi bayad naman yung mga safety officer mo. With their compensated sila eh. So, meaning to say, makakasave ka ng mga expenses. So, all those things na makakasave ng expenses, if you will be able to suggest or recommend that to your management, eh isa kang malaking pagpapala. Napakataas ng value mo sa iyong company. And I doubt kung hindi ka suportahan sa kahit anong bagay na i-recommenda mo, kung ganun mo kinoconsider ang mga recommendations mo. Kalimutan nyo na yung pakikipaglaban sa operation, pakikipaglaban sa management, because hindi mo sila kalaban. Hindi ka parte ng dole. Hindi ka external bodies. Kaya hindi mo pwedeng sasabihin mo, kailangan magkaroon ng pangil ang batas. Yes, may pangil yung batas, but you need to help your company to prevent your company being penalized because of non-compliances. Ikaw ang dapat tumulong. Ano ang pwede nyong gawin, ano ang pwede mong maitulong para mapababa yung chances na ma-penalize kayo due to non-compliances. Guess nyo? But in the most practical way. Ito yung kailangan nyo intindihin. Hindi kailangang lumabas sa inyong organization yung mga issue nang hindi nyo pa nasosolve sa loob. Dahil kung ikaw ay isang safety officer, advisor, consultant, whatsoever, at ikaw yung numero unong dahilan kung bakit mape-penalize ang iyong company, then wala kang value sa company mo. And don't expect their commitment and support while you are still with that organization. Kasi hindi ka parte. Hindi ka nakakatulong, kundi nakakapagpahirap ka sa kumpanya. Yung palaging ginagawa natin, yung WSO na sinasabi natin, or work stoppage order, hindi ka dapat proud dun. Okay? Because you are one of the reason why your company will be penalized due to delay of delivery of the project. Ang kailangan mo, masolve yung problema bago pa magkaroon ng rason para merong mapahamak. Okay? Bago pa mapahamak. Kasi usually kaya mo napapastop because of their planning. And since ikaw yung principal assistant and advisor ng iyong top management, dapat nakita mo yun bago mag-exist. That is proactivity. Okay? Kung ikaw ay isang reactive safety officer, may intindihan ko. Kung ang iyong hilig or hobby is to create a lot of things for WSO or work stoppage, magpatigil ng trabaho, reactive ka. Okay? Pero to prevent your company na mapatigil yung operation, makita yung issue bago pa man mag-exist, that is proactive safety. Okay? So, sinong mga humabol sa atin? Si Romel Magdaong, si Anthony Camanya. Okay, thanks for watching, guys. And I hope you learn a lot on these things na pinag-usapan natin. Hindi ito lahat
ng yung dinidiscuss natin sa ating seminar, there's a lot of things. Ito portion lang talaga to eh. Everybody's excited about this part of the topic kasi nga gusto nila maging eligible bilang SO3. Ito yung kagandahan. Last tip. Kung ikaw ay isang SO3 or eligible ka bilang SO3, of course, eligible ka rin para mag-apply ng pagiging practitioner. Kaya kung pangarap mo na mag-conduct ng training, especially yung boss and coach in the future, okay? Then, mag-apply ka ng accreditation. Basta meron kang 2 hours relevant OSH experience, 48 hours advanced OSH training, at basic hours na 40. Basic OSH training na 40 hours, whether that is COSH or general industry, then you are eligible already. Meaning to say, inobsolete na nito yung DO-16. Na kailangan kapag ikaw ay college level, college graduate, ito yung number of years of experience na kailangan. Napakatagal para maging eligible for practitioner. Ngayon, pinababa na po. Hindi na nga experience for safety ang eligibility for accreditation ng practitioner. Kahit, let's say for example, kunwari ako, I've been working already for a long time sa iba't ibang industry na merong relevant experience sa safety. Okay? So, definitely, I'm eligible in terms of experience. Pagdating naman sa basic, meron akong course, meron akong boss. And then, pagdating naman sa advanced courses, definitely, that is even more than 48 hours. So, automatically, eligible tayo for SO3. And eligible din para mag-apply ng pagiging practitioner. But the good thing about that, kaya hindi ko kailangan mag-apply ng practitioner or even consultant because I don't have plan to work anymore. And I don't have plan to conduct boss and course. May hirapan lang yung isip ko kasi iko-consider ko na naman yung basic safety. Ang hirap nun, mas gusto kong malalim. Kung ako'y magkahandak ng training, gusto ko malalim, advanced, at mas makakatulong. Okay, mas target ko yung I will leave the Bosch and Coach with the accredited STO. Actually, nasa 100, almost 120 na yung accredited STO right now. Okay, we are partnered with different accredited STO like Helping Hand, Signer Quest, and JGT. Pero yung JGT medyo ganyan. Okay? So, ngayon, kaya kapag ka yung requirement for Bosch and Coach or any accreditation, so, naka-partner tayo dito sa mga accredited STO. But my point is, mas gusto ko yung magbibigay ng value. Yung mga courses na magbibigay ng value doon sa mga kasamahan nating safety. Yun bang hindi tayo pabalik? Okay, kaya nga sinabi natin yung advance, yung mas mapapakinabangan at magugustuhan ka ng company mo, maging asset ng company. So meron tayong mga technical training, safety trainings, advanced technical safety trainings, meron din tayong advanced management trainings. So yung LCM is like loss prevention program, okay, or loss prevention management. And then yung ating safety audit instead of audit, because you are not auditors. Safety officers are not auditors. Safety program management ang kailangan natin, not auditing. Ang issue natin dito sa mga prescribed courses, you cannot change the content. And you will not be able sa laki ng coverage ng content because of the outline provided by the DOLE or OSH Center. You will not be able to discuss all those things ng mas malalim sa loob ng 4 na araw lang. Actually, 10 hours daw per day . Pero nangyayari, it's not 10 hours. 8 hours pa rin, 8 to 5. So, kulang tayo ng 8 hours. Para lang makatipid yung mga STO sa halip na magbayad ng honorarium ng mga trainers, okay? For 5 days, ginawa nilang 4 na araw. So, 4 na araw lang babayaran sa mga trainers. So, ang ginagawa naman ng mga trainers, they will not deliver the course per day ng 10 hours. I-deliver nila ng 8 hours pa rin.